So guys, ito muna namin ibabag si Aanda ako kasi akala mo yan. Ano nga ito? Resin D5, no? D5 ba? D5 Studio. D5 Studio yan. So, meron tayong hobby night. So, ay, hindi na pala namin mag-hobby night mga guys. So naantay namin yung revenge kung paano sa revenge na Ace kasi nung pwede kumatong tumaray sa kanya. So, kaya si Boss G ang magbubungan. Kapag madaliit guys, medyo brittle yan. So mag-iingat na tayo. Racing siya, so hindi babasagin siya kaya dapat talagang hanggang good care. Yes. Pero napakaganda mag-collection ng ganito kasi yun nga, maliit na siya, mga ano siya sa, hindi siya matakos sa space. Naka-affordable talaga siya. Hindi siya ganong kamahal. Tsaka napakadaming, napakaganda ng mga resin, daming naglalabas. Ayan, yung ang tag sa ganyan, medyo bunil ako. Palaikot. So, ang cute ng mga resin. Isang design nila, laging maliit ang body at malaki ang ulo. Yan. Yeah. Kiwi, kiwi, kiwi. Pero ang ganda. Yung mga details niya. Or yung iba tinatawag is SD. Tinatawag na super deformed. Ano? Ganyan, galit na galit. Isang malaki. Konting ingat at... Kamay ni Albus. Kayo, yan yung ano. Napag-farm na siya. Ayaw mo ninyo, tante. Kapag-farm niya. Yan, yan. Ang tag sa ano, Lugia type mga ganito, di ba? Yan, Lugia type yan. Kanyang devil fruit, yung magma. Ang magma pa. Ito pa, kamay ulit ni Aldos. Parang ito ata, ginamit niya nga ito, itong ano ito, atake niya ito sa Marine Corps dyan, pinarood kayo. Ito, ginamit ito kay Whitebeard. Ang matandaan ko, ginamit ito kay Whitebeard. Saka hindi siya mahirap ano, ikabit, not buuin talagang yan. Papansin nyo yan, di ba? Okay, yan. Ayan, tayo naman. Talang natin. So, tayo naman, napakaganda. Pwede, napakaganda. Dito siya. Pakat-detail niya, sobrang ganda. Guwa-guwa. Kaya kadaling gumawa ang D5. Ito yung mga SD form sila or yung tabi-tabi sila. Pero ang G5, gumagawa rin siya ng malaki na ano, puro so, more... Puro ang resin ng G5 na yun, parang yung mga SD type or yung tinatawag na double sila. Ganda yan. So, set aside lang natin ito. Next natin. Kasi yung next natin. Next naman natin ngayon is si... Set ko lang. Lagay naman na natin sa kila. Next natin si... Ito. Salino! Hindi na ako mabagal magsalita pero mabilis niya. Ano ang pangalan na ito? Kizaru. Si Kizaru. Yes, Kizaru. Si Kizaru. Mas natin na buka. Oo, may pagkakawin kay Mr. B. Oo. Pero tumatali niya. Asal lang nga lang yung pinaka. Oo! Oo! Kizaru. So, ano yung may number din siya? No? D5 Studios wala. Oh, wala. So, kasi ang ano, continuous naman ang ano yun. Ang potato. Akainu Sakazuki. Sakazuki daw. Sakazuki. Meron mas kilala siya Akainu. Lord, ulit ako din. Ang marami siya. Patulis-tulis kasi laser nga naman yung ano niya. Kanyang devil fruit is puro laser. Patay na rin ulit yung ano. No, yung base pa lang niya makikita mo na talaga na napakaganda nung pagkagawa yung detail ng base niya yan, no. Ayun, ulitin mo yung talagang maliliit na ano niya, makikita mo napakaganda. Ayun. 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 Pati yung salamin niya, kita niyo naman yung shades niya, kita pati yung mata niya. As in salamin talaga siya yan.
Ah, kasi yan yung problema pagka maraming ano. Maraming kasi siyang effect, so kailangan natin ng taga, pagkakadeta natin. Saka dapat kapag i-display nito yung talagang nakasave, kung may mga nakakatakot siya, dapat much better yung mga nasa glass talaga siya. Kasi pag nasagi lang siya, yun ang ano, delikatan. Pag may mga alaga kayo gaya ng mga pusa, baka makapag-showpaw kayo nung wala sa oras. What? Yan, kung ano kayo ng mga wantis, mga ganito, napakaganda. Sobra. Saka in demand talaga, no? Oh. In demand ng mga resin nyo na ganito. Pagaling lang, oo. Oh. Ayun, no? Oh. Yan, no? Oh. Sobrang dami niya ng, ano, kumpara din kaya kayo, no? Kaya kayo, napaka-basic lang. Kaya sa kanya, yan. Yun. Solid, no? Kapag nakikita nyo ang dami namin kinabit dito. So, 1, 2, 3, 4. Parang 4 na effects. Oh, limang effects. Kasi 4 lang sa bit. Naka-touch niya yung isa. Naka-touch niya. So, ito na rin yun yung sa ligid niya. Sa lamin niya. Sobrang ganda. Compared kaya kayo, konti lang kasi yung effects niya. Pero malalaki. Ito kasi sobrang animitis. Kaya kailangan, ano ka, malambot yung kamay. Ito yung palumpito siya ng kanyang ano, yung beam niya, di ba? Saka kailangan malambot. Kamay. Oh, yun yung sa pang ano, dapat kapag mga ganyan, hindi ganun kabigat yung kamay nyo. Sobrang ingat talaga. So, ang next naman natin ngayon is si... Fujitora. Fujitora. Yung kalaban ni... Yung sa Zoro, pinakita sa Stampede. Ah, naka. Tsaka pinakita siya sa pinaka-first appearance niya kanina, yung Dressrosa ba yun? Sa Dressrosa. Dressrosa, yan. Yan. Pero sa mga Admiral, ito isa sa pinaka... Mabait mo, maano, di ba? Hindi siya parang titignan, hindi siya parang kalaban ng card na. Gusto natin si Fujitora. Sa atin si Fuji, si Fujitora. Ang kanyang debut group is Gravity. Parang Gravity ata na yun. Gravity of them. Pero napakalakas na. Napakalakas ang tao ko din. Ito ang pinalitan ni Kusan. Yung ano kasi, di ba? Tayo kayo. Shopping na yun si Kusan. Fuji. Hindi pa rin naman naka-plastic talaga siya. Open natin for testing ito. Ayun o. Yan, yeah, make sure. Yan. Ano yung mga kita niya? Ayun o guys. Ayan. Ayan siya. Sige ito ha. Marami rin siyang effects. Waiting ulit sa kumakakarap niya ulit si Zoro. Malamang si Zoro ang kalaban nito sa mga Admiral. Siyempre, lumpit, nakakaya niya yun. For sure yan, magbabawi niya. Si Kizaru Sanji. Maka Sanji, matik na yun, pasa-pa. Kasi pasa-pa si, yun, si Kizaru, isa rin siya sa pinakamagaling na pinaka-weapon niya talaga, maliwan sa laser, is sa paa talaga. Paa talaga yung pang-combat niya. Ganda no, kung nagkaroon na rin ng Devil Fox yan, si Zoro. Wish ko nga makuha ang Devil Fox si Zoro, yun eh. Yung kanini din ito. Okay. Kaito. Kaso, pag natalo nila. Pag natalo niya yung Goofy. Opie. Wala pang Devil Fruit. Opie na eh. Oo. Opie na lang. Ang malakasan na lang. So, ito ulit. Ito. Ito na. Magpabubuan na yung battery. Wala na naman siya lusutan. Kaya kanina. Wala na naman siya lusutan. So, gagawa na siya. Ay po, dyan. So, nakataangat nga siya. Ano? Makaganyan? Oo, nakaangat nga. Ah, okay. So, maligtad yung ano namin guys. Na. So, akala namin pa ganito. Kayo ba yung base niya? Ano? Parang mas taas pala siya. Parang siyang lumulutang. Diba? Ayos yun ah. Ganda pala yun. Kaya ito muna. Hindi eh, may paano.
Nakikita mo yun, parang pala siyang lumulutang. Oo, oh, nakalutang na. Medyo na-confuse kami sa so, paano si Puditora ilagay. So, yun. Parang siguro pinangat niya yung ano, yung devil fruit niya, di ba, gravity? Sabay, nasa taas niya. So, yun lang namin bibigla eh. Basta ganyan siya. Malagyan na namin yung kamay. Kamay na namin. Ang papansin ko, ang weird to magsuot ng mga marin ng ano. Nagal ng mga tawag sila ito, jacket ba? Yung ano nila, yung parang coat ba yan? Coat yung, kaya, laging hindi nakapasok yung ano. Pero pang forma din kasi. Form. Ayan guys. Nakalutang siya. O kata siya. Ha? Pero parang mas maangas siya sa lahat. Nakatulas kasi siya guys eh. Paikutin natin siya ulit. Daw? Sarap. So, yan. Lagay ulit natin siya sa harap. Same with ano. Let's go for yeah. Last but not the least. Siyempre yung huling ambulance natin. Si Kusan, si Kusan. Wala pa rito si Sengoku eh. Kasi si yung ba si Green Bull? Green Bull? Si Sengoku. Hindi pa rin talaga siya pinapakita. Ayan guys. Yung huling natin Admiral si Aokiji. Ngayon, hindi pala, hindi ko alam kung ano ba siya. Kasi, ano siya, member na natin siya ng Blackbeard Pirates. Hindi ko lang tama ba? Blackbeard Pirates. Siya, si Kusan. Ano ko nalang ipag, ano eh. Sabi, daming kasi theory. Daming theory sa kanya eh. Tapos, naging, ano daw siya, spy daw siya ng revolutionary. Hindi natin alam kung ano yun. Ano talagang motibo niya? Lalagyan nila ng maraming twist yan para maraming talaga. O kasi sa sobrang dami tsura, yung si Otto minsan nagkitrip eh. Nagkitrip eh. Yung mga tsura lalo. Stay tuned nyo guys. Si Oda. Magiging creative na ng Hunter X. O yun. Yung isa pang confirm na. Na maraming ano rin si ano. Si Kusan, marami siyang Ang dami ng effects. So, meron siyang, dahil nga tapos na ang AOT, kasi Eren ay naging isang ibon. Kaya niya, pinakamalakas na sounding titan, naging ibon sa bandang puti. Nakakatawa lang, di ba? So, maganda. Ito na siya ngayon. Hindi, yeah. Asaba ko pala ito kaya, hindi si Marco da Phoenix ha. Pero meron na magkami kay Marco da Phoenix. Guys, si Eren. Yan ang angas. Crystal, ano ni ice. Yeah, medyo, maganda. Yun. Yun, kita nyo? ABS-CBN. Ay, hindi pala sa sari mo. Pag-aalatahan nyo yun na. Inaabot yung sari manok. Inaabot yung sari manok. Pwede yung kanina. Imagine mo, meron ka nito kompletong set, di ba? Tapos pupunta yung pamagin mo yung hirap. Meron may hirap naman sa akin. Yari tayo, guys.
magko-collect ka. May nangyari ba dito kung ilang age siya yun? Ano? Yung sabi niya, ano rin yung ilang age lang dapat siya naglalaro ng mga ganito. Kasi mga 12 na, yung talagang medyo may idea na, naiintindihan na nila yung mga ganitong ano. Hindi siya basta-basta laruan lang kasi yun na hindi rin biro yung gasto. Kasi hindi siya toys. It's a figure. Oh, yeah. O naalala ko yung, ano ba to, yung nag-unbox ako ng ano, ng Zoro. Nag-unbox ko yung Zoro, tapos pinost ko siya. Tapos hinihingi siya ng mama ko. Hinihingi ng mama ko kasi akala figurine. Ayun ba? Ayun, isa rin yung figurine. Nakakita ko. Bakit mo? Laro ko yun. Akala ko figurine yun. Pagkamalan niyang ano kasi na itura. Ganda. Sobrang solid guys. Parang di mo alam kung ginamit niya na lahat ng ano niya o. Grabe yung pag-atake, may... Ganda niya. Tsaka ang dami din yung effects. So yung parang spear type niya. Alam mo si Poseidon. So yan yung mga spear type niya. Tapos yung ice blade. Ito tapos di maganda ako sa ice... ice na parang... Hindi namin alam kung ibon ba siya o si Eren. Bet na bet na si Eren naging ibon eh. So wala siyang light effect no? Kasi wala. Yung iba kasi yung iba na... Kasi mga, W17 kasi may mga... W17 yung mga effect yan. Na studio. Ito so, wala. Pero hindi naman ko nakita nyo naman na sobrang ganda. Yan. Kompleto na sila. So, bababa ko muna to. Papakita namin sa inyo yung... Pero wala pa talagang ganyan si ano, si Antago na isa, si Nambay po. Si Sengoku. Hindi, yung Admiral yung nakasabay, si Gimbulbay. Gimbulbay. Yung bago? Oo, wala pa talaga yung lakad niya. Bagay, hindi pa siya pinapakita talaga, ano, official yung ano niya. Ito. So, papakuha ko lang kay Master Chief. Oo, yung talagang yung Vice Admiral. Vice Admirals para makakita nyo. Dahan-dahanin lang natin yan kasi medyo mas delikado yan kasi dapat na siya. Medyo isa kasi malaki. Hindi siya ordinary WCF guys. Kasama sa Marine Corps sila. Ah, yung nandun sa... Ito yung sinantok ni Whitebeard. Ito rin yung... Ito ba yung biniyakan ni ano? Ni Whitebeard. Hindi, kaya ano ba ito? Sino ba ito? Siya, si Sabo. Yung ginamitan niya yung Dragon Glow. Ito ba yun? Ata. Sa dress... Ano? Yan yung... Hindi ko lang sure ha, kaya ayaw ko yun. Isa pa. Ah, ito pa pala. Si Panot. Yan o, di ba? Yan po yung... Yan po yung 5 na Vice Admirals. Vice Admirals ng Admirals ng Marine Corps. Complete set tayo. Wala pa sila ano, ang kulang pa is yung... Eh, ito sila. Garp. Ah, sila Garp. Ano ba sila Garp? Ano po? Vice Admiral si Garp. Alam ko, Vice Admiral. Ah, Vice Admiral. Pero kung kasi mas OP sila sa mga ito, sa ayaw na lang ang position, tama yun, mga ganun yun. So, Admiral's pa, ang ganun yun. Sure, pero comment down below na lang sa inyo, guys. So, ayan. Kompletong set ng Marine Fort Admirals and Vice Admirals. So guys, salamat ulit. So, subscribe guys sa aking YouTube channel, Pahino na Dream. Di ba, follow ng page niyo. Jericho Toys Unlimited and Midnight Toy Store. Yan. Ito na rito sa Pahino na Dream. At saka sa gilid dito. So guys, kita-kits tayo next vlog. Maraming salamat.